Alright mga kabukid, magandang hapon po. Ika-15 days po ngayon sa pagpapabulok natin sa ating chicken manure. At bubuksan po natin, tingnan natin kung ready na siya ha. Kung pwede na natin magamit sa ating mga tanim, kung hindi na po siya mainit. Okay. Buksan natin ngayon. Tagalin natin yung mga pampabigat. Ika 15 days, so let's see if bulok na siya. If ready, ready na siyang gamitin. Chirirang, chirirang! Oh! Chirirang, chirirang! Mamasa-masa siya, nagmo-moist kasi. Ah, napakainit pa. So, ibig sabihin, imimix pa natin ulit siya. And, takpan ulit. So, paabuti natin to ng 21 days para talagang bulok na. So, kulang pa siya mga kabukid. Okay, let's mix it up. Konti na lang. So, saktong-sakto. 6 days, matatapos na ito. Tsaka nung ika-10th day, mga kabukid, pansin nyo, may amoy pa yun ha, amoy ammonia. Pero ngayon, mainit na lang siya at wala na siyang masyadong amoy. So, ibig sabihin, malapit na siyang maging ready. So, pwede na natin magagamit. Okay, so, ayan. Mainit nga. Okay. Ang ganda o. Napakapino. Lahat talaga ma-shake at ma-mix para yung init niya sisingaw. Okay, so kunting-kunti na lang to, wala nang amoy. Okay. Alright, takpan na natin. So, we'll wait for another 6 days mga kabukid. Para maging 21 days total siya. So, ganun katagal magpapabulok ng chicken manure. Kasi nga, pag hindi natin may bulok, mabulok, masisira ating mga pananim. So, magsisiyan pa natin. Okay. Then pampabigat. So ayun. Kunting-kunti na lang. Matatapos rin tayo. At maging ready na ang ating chicken manure decomposed. Okay, so magbibideo tayo ulit sa
pag-harvest natin ika 21 days. Maraming salamat po.